guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Today guys, ang topic natin ngayon is paano mag-compute ng total load ng main circuit breaker. Okay, so ngayon guys, tuturuan ko lang kayo yung madaling pamamaraan para malaman agad natin kung gaano kalaki yung amperahe na gagamitin natin para sa ating main circuit breaker. Okay, so ngayon guys, ang gagawin muna natin is magdodrawin ko muna yung ating panel board. Okay. So guys, ito yung ating panel board. Okay. Ito yung ating panel board. Dito guys, sa ating panel board is meron tayong LO. So yung LO natin dito. Dito guys, sa ating panel board, meron tayong LO. So yung LO natin, ito yung ating lightning outlet. So ito yung ating para sa ating mga ilaw. So ito guys, kalimitan, common leaf lang to sa mga residential house lang to. Okay, so sa mga two story. Kasi guys, mapapansin nyo, meron tayong dalawang LO to, dalawang circuit para sa ating first floor, para sa ating second floor. Okay, same lang din guys ng ating CO. So yung CO natin guys is a convenience outlet. So separate din siya ng circuit para sa ating first floor, para sa ating second floor. Okay, dito sa ating panel board guys, meron tayong isang ACU. Okay, so meron tayong isang aircon unit. Sa ating LO guys, yung ating LO guys is 15 ampere yung desired na breaker na gagamitin natin dyan. Okay. And then yung ating convenience outlet, yung ating CO is 20 ampere yung desired na breaker na gagamitin natin dito. Okay. Yung ating ECU guys, certain unit, so nakadepende yun guys sa ating horsepower. So example ko guys, 1.5 lang to. 1.5 HP. So last meeting guys, in-explain ko sa inyo kung paano mag-compute ng aircon load computation. So sa 1.5 horsepower guys, so 20 ampere yung desired na breaker na pwede natin gamitin para sa kanya. Okay. Guys, sabi ni PEC or ni Philippine Electrical Code, yung lahat na gagamitin natin na breakers sa ating panel board is 80% lang yung allowable na pwede natin gamitin. Bakit? Kasi guys, para na rin sa ating safety factor na rin. Okay. So ibig sabihin guys, yung ating LO na 15 ampere is i-multiply natin guys sa 0.80%. Okay. Same lang guys din nung ating CO tsaka nung ating ACU. Okay. So ang mangyayari to guys, so ngayon guys, ang gagawin natin, yung ating 15 ampere na circuit breaker para sa ating LO is i-multiply natin guys sa 80%. Okay. So 15 ampere times 0.80% is equal 12 ampere. Okay. 12 ampere. And then yung ating CO din guys, i-multiply din natin sa 80%. Okay. So 20 ampere times 80% equal 16 ampere. Okay. So ang mga guys, dito sa ating panel board is meron tayong dalawang LO. So 15 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 20 ampere para sa ating CO, tsaka isang ECU natin na 20 ampere din. Okay. Ngayon, alam na natin yung kanyang percentage sa i-times na natin sa 80%. So ito yung allowable na pwede natin gamitin para dito sa ating mga circuit breaker. Okay. So ang mangyayari dito is 12 ampere, 12 amp, dito sa 12 amp din. Dito sa 20 is 16 amp. 16 amp. 16 amp. So now guys, dito naman sa ating circuit breaker na 15 ampere. So itong 15 ampere na breaker guys is hindi natin yan fully load na magagamit. Once na nag-exist tayo dyan, so pag nagamit natin lahat yan at nagpatak siya ng palagay natin na 16 ampere, itong ating circuit breaker is yan ay magre-reset na yan or mag-trip off. Okay, so malinaw tayo rito yung mga ampere ng ating mga sub-breaker dito sa ating panel board. Okay, so ito ang tanong, yung ating main, ito yung ating main, so ito guys yung ating aalamin kung gaano kalaki yung main breaker na gagamitin natin dito para sa ating panel board. Okay. So ngayon guys, ang gagawin lang natin is isasam lang natin or ipagpa-plus-plusin lang natin tong mga ampere na to. Okay. So ito guys ay isa sa mga madaling paraan para malaman agad natin kung gaano kalaki yung circuit breaker na gagamitin natin dito para sa ating panel board. Okay. So isasam lang natin to. Ipa-plus lang natin. So ipagpa-plusin lang natin. Okay. Bale, ang mangyayari niyan, 12 plus 16 plus 16 tapos plus 12 plus 16. Okay. Now, guys, sa right side. Oh, 6 plus 2, 8. 28. Okay. Dito naman tayo. 6 plus 6, 12 plus 2, 14. Okay.
14 carry 1, 1, 2, 3, 4. So, 48. Ah, ano? 1, 2, 3, 4. 44. So, ito, pagpa-plusin natin itong dalawa. So, 44 plus 28. So, dito lang tayo. 28. 8 plus 4, 12. 4 plus 1 plus 2, 7. 72. So, 72 amps, guys, yung breaker na gagamitin natin dito sa ating panel board. So, ito yung main. So, hindi pa siya yun, guys. Tapos, ang gagawin natin, guys, dito sa 72 ampere is ita times din ulit natin sa 80%. Okay, so 72 times 0.80% 0.80% is equal ilan? Mayan, 57.6 ampere. Okay, now ito guys yung ampere na gagamitin natin dito para sa ating main breaker. Okay, so sa 57 naman to, wala naman tayo 57 na ampere eh. So ang pinakamalapit dyan is 60 ampere. Okay, ang mangyayari to guys, yung ating main circuit breaker is magiging 60 ampere na siya. 60 ampere na. So ito guys yung pinakang main na natin nagagamit natin to para sa ating mga sub breaker, para sa ating mga circuit. Okay, so ibig sabihin kung 60 ampere ang gagamitin natin dito na main breaker, ang gagamitin natin na wire dyan is number 6 or 14 mm millimeter squared. Okay, so malinaw tayo rito. So ito guys yung ating wire na gagamitin para dito sa ating panel board. Okay, kasi guys itong main circuit breaker natin, ito yung magpo-protect dito guys sa ating mga sub breaker para sa ating panel board. Okay, once na nagkaroon tayo ng problema rito, halimbawa itong 15 ampere natin is hindi siya nag-trip, nag-overload na. So, ang mangyayari niya, ang sasalo niyan, guys, itong ating 60 ampere na circuit breaker. Okay. So, dito guys, sa 60 ampere na breaker, namin natin, so, hindi tayo pwedeng magtaas dyan ng ampere. Bakit? Kasi guys, pag tayo nagtaas dito ng ampere, once na nagkaroon tayo ng short circuit dito, is possible guys, yung 60 ampere is hindi siya mag-trip. So, masusunog na yung ating circuit. So, hindi pa siya nag-trip yung ating circuit breaker. Now, ang gagawin natin guys is lahat ng ating sub-breaker dito sa ating panel board is akukumpute natin para malaman natin kung anong main or taas ng ampera yung gagamitin natin para dito sa ating circuit, ay para dito sa ating panel board. Okay, now dito guys ating panel board, yung ating LO, yung wire na gagamitin natin dyan guys is number 14 or 2.08 millimeter squared. So sa CO natin guys, ang wire na gagamitin natin dyan is number 12 or 3.5 mm squared. So same lang din guys dito ng ating ACU. So 20 ampere lang din yung ginapit natin breaker. So number 12 lang din yan. So 3.5 mm squared. Okay. Now ngayon guys, sukat ng wire natin is napaka-importante rin yan pagdating dito sa ating mga circuit breaker. Bakit? Kasi guys, yung ating wire, siya yung mag-handle ng current natin na mula dito sa ating circuit breaker na papunta sa ating mga circuit. Okay. Once na nagkaroon tayo ng short circuit, once na guys na gumamit tayo ng mga undersized na wire, halimbawa dito sa CO natin, sa convenience outlet, tapos gumamit tayo ng number 14 na wire. Okay. So, ang mangyayari yan, once tayo nagkaroon ng mga short circuit sa bahay is hindi yan basta-basta magtitrip yung ating circuit breaker. Kasi guys, undersized yung wire na ginamit natin. Okay. So, kalimitan naman guys, nangyayari sa atin sa ating bahay. So, yung magiging troubleshooting natin is kalimitan, susunog yung wire. Kasi, dahil nga sa undersized yung wire natin. So, hindi match yung ginamit nating wire para dito sa ating mga circuit breaker. So, napaka-importante kasi guys, ng sukat din ng wire pagdating sa ating mga circuit breaker. Kung anong gagamitin natin na circuit breaker na taas ng ampere. So, dapat ganon din yung standard na sukat ng wire yung gagamitin natin para sa ating circuit breaker. Okay, so ganon lang kasimple guys yung pagkuha ng computation natin para malaman natin kung gaano kalaki yung amperahe na gagamitin para sa ating main circuit breaker. So sana guys may naintindihan kayo. So hanggang dito na lang. So sa mga di pa sana nagsusubscribe, so subscribe na kayo, click the notification bell para laging update sa aking bagong video. So hanggang dito na lang guys, and God bless, thank you.